Hello, hello! What's up mga kapintura? Kamusta po kayo ngayon? So, for today's vlog po, hindi muna tayo magpipaint. Kasi naisipan ko po na ikabit na yung mga naipon nating spray paint art tsaka yung oil painting sa wall. So, mga ilang buwan din yun, mga 5 months, ano? So, yan, samahan nyo po ako. Pero bago po ang lahat, intro, pasok! Guys, bago tayo mag-start, pakita ko po muna sa inyo kung ano yung plano ko, kung saan wall ko siya kakabit, at saka yung yan, syempre yung bahay namin sa loob, makikita nyo. So, pasensya na, medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-general cleaning dahil na-busy ako sa paggagawa ng oil paint sa dito sa YouTube channel ko, sa mga vlogs. So, pero maayos din ang lahat kasi yan, monetize tayo, medyo maluwag-luwag na yung oras natin. So, yan po, papakita ko sa inyo. Oh, yan guys. Ito po yung sala namin. Kung matatandaan nyo nung nag-start akong mag-painting, palagi ko pong ginagawa yung mga oil paint sa labas ng bahay. Pero sabi ni Ermats, pasok ko na lang kasi magtatagulan na. So, ang nangyari po, dito po sa salas tong malaking table, dito ko po siya nilagay. Diyan po yung ano ko, working area ko. Tapos kung mapapansin nyo, yun yung TV namin, no? So pagka manuload sila na manggagaling dito sa likod at nag-oil paint ako, so para natatakpan ko sila. Yun. So bali dito ko po lalagay lahat ng spray paint art ko. Yan, nandiyan na rin yung portrait ng airmat ko. Tapos meron na rin akong dalawang spray paint art na nasabit. So yan, mga tatanggalin natin yung mga nandiyan. Tapos ito po mga to, ayusin ko rin yan. So talaga pong pinilit kong matapos lahat ng mga gusto kong gawin na painting bago pa po makabalik sa pagbabarko. So, buti naman medyo okay na. Pero parang kulang pa rin. Parang nauuntian pa rin ako. Kaya gusto ko mapuno yan. So, dito po. Yan, dyan ko po lalagay sa wall na yan. Lahat ng oil painting po na ginawa ko. Yan. Kung nasaan yung dining table namin. Kasi yung bahay namin po, walang divider to. Sala na. Tapos sa... ano na siya, tawag niyan, makikita mo na yung dining. Dati kasi may harang yan dito na may divider dyan na anong tawag niyan, yung lagay ng mga bookshelves ganun. So yun, nawala na po yun. So ayan, pwede na po tayo mag-start. Unahin po muna natin yung ano, yung ang mga spray paint art. So ayan mga kapintura, ready na tayo. Ito po yung ginawa kong frame, yung nakaraan sinabi ko, illustration board lang po ito na ginunting-gunting ko, tapos dinikit-dikit ko para magkaroon siya ng parang frame, no? Pero pag nagkapera ako, makasampa ulit, papa-frame ko talaga yan ng ano, yung maganda. Tapos ito, gagamit lang tayo ng double adhesive tape tsaka yung gunting para dinikit lang natin siya sa wall. So medyo mabilis po yun. Matatagalan tayo siguro sa oil paint kasi kailangan natin maglagay ng hook sa wall para sa mga oil painting. So yan, samahan nyo po ako. Start na tayo. So yan mga kapintura, okay na, no? Lagyan na natin siya ng double adhesive sa likod. So kakabit na po natin siya sa wall, isa-isa. Let's go! So nagpalit na ako ng sando mga idol, sobrang init. So simulan na natin.
So ayan guys, medyo nakakapagod din pagdikit kahit na dinigidikit lang natin sila ng double adhesive. Kasi minsan, pag hindi diretso, kailangan mong tanggalin ulit. So, yun, natapos naman. At saka yan, thank you Lord at binigyan mo ako ng ganitong klaseng talent. So, talagang ito po yung dahilan kung bakit ako na in love sa paggagawa ng painting. Hindi ko na siya kailangan bilhin. Basta may nagustuhan ako, may nakita ako, ipipaint ko na lang. So, thank you very much talaga Lord sa talent na to. Tsaka yan mga kapintura, napakaganda po talaga pag nagsama-sama sila. Kaya dito po siguro maintindihan nyo kung bakit ako na-inlove sa pagpipainting. Ito po, papakita ko sa inyo. So, ayan guys, mga kapintura, nakita nyo po ba? Yan po yung mga pinaghirapan kong spray paint art nung naipo natin. So, natatandaan nyo po kung panonoorin nyo po yung buong video ko. Yung iba wala po dyan kasi in-artwork ni Utol yung iba. Tsaka talaga namang gagawin ko pa siya. So, at the moment, yan po. Pero parang kulang po ng isa dun sa bandaro, no? Kaso, pag gumawa ko, dapat medyo maliit. So, ayan po yung frag na glow in the dark. Yung paradise, yan po. Nakikita nyo? Yan. Ganda niyang tignan. Parang nasa, ano, sa gallery, no? So, parang gallery na nga ito. Parang exhibit ko na nga po ito, eh. Ayan. So ganyan po ang nagagawa ng mga painting sa bahay, mga kapintura. Next naman tayo sa oil paintings po. Excited na ako, pero medyo matrabaho kasi kailangan natin magpukpok. Guys, unahin natin si One Piece. What we do here is go back. So ayan guys, nakatapos na tayong indikit yung mga oil paint. Kala ko medyo madami na yung nagawa natin, pero parang para sa akin nabibitin pa ako mga kapintura. Ito po, papakita ko po sa inyo. So yan na po yung kinalabasan nung kaninang sinasabi ko sa inyo. So parang nakukulangan ako ng konti pa dito sa bandang ilalim. Siguro mga 5 o 6 pa yan mga kapintura. No, ano sa tingin nyo? So yan po ang House of Art. Back to back po dito yan sa may sala namin. Ayan. Oop. Yun. So ayan mga kapintura, talagang masasabi ko ngayon na nasulit yung paghihirap at pagod ko nung mga ginawa ko yung mga yan. So kung maitatanong nyo po, hinahanap nyo yung mga YouTuber na pinaint ko. So meron pa po yun, may kasunod pa po to. At saka pag-iisipan ko po kasi yung mga tropang bukid, bibigay ko po talaga lahat sa kanila yun. Pag ako po ay lumuwas ng Nueva Ecija. Tapos yung iba na mga pinaint ko rin na YouTuber, malay nyo, balang araw, may sipa nilang kunin pagka na-recognize din yung channel ko.
ibigay ko rin yun. Pero at the meantime, gagawan ko rin siya ng wall. Kaya po yan, i-explain ko po yan sa inyo pagka nagawa ko na. So yan na mga kapintura, hanggang dito na lamang po. Siyempre, walang sawang pasasalamat po sa inyong lahat. And I love you and good bye 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 bye. Happy lang po!